Welcome sa Baku Recaps. Sa video na ito ay ikikwento ko sa inyo ang 2006 fantasy mystery thriller na may title na Death Note. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa paglipad sa syudad ng Shinigami na si Ryuk. Sa isang liblib na lugar ay nilaglag niya ang tanyang Death Note. Hinak naman ng genius na si Light Yagami ang database ng police agency. Nagulantan siya nang makita ang mga kriminal na nakalusot sa batas dahil sa kanilang yaman at kapit sa mga corrupt na police. Naisipan niyang puntahan ng isa sa mga kriminal na nagngangalang Takuo. Sa isang bar ay narinig niya si Takuo na proud pang kinikwento sa kanyang mga kaibigan kung paano niya pinaslang ang kanyang batang biktima. Nakita nila si Light na nakatitig kaya naman ay pinagtripan nila ito. Galit na lumabas ng bar si Light at nakita ang Death Note na nilaglag ni Ryuk. Pinulot niya ito at tabasa na mamamatay ang kahit sinong tao kapag isinulat mo ang pangalan niya sa Death Note. Napanood niya sa TV ang isang kriminal na nagngangalang Yosuke na hinuli dahil sa salang pagpaslan sa isang babaeng estudyante. Ayon sa balita ay wala daw bahid ng pagsisisi ang kriminal. Sa kuriyosidad ay sinulat ni Light ang buong pangalan ni Yosuke bago matulog. Kinabukasan ay naninig ang kanyang itlog nang mabasa sa dyaryo na namatay si Yosuke dahil sa heart attack. Binalikan niya ang Death Note at nabasa na kailangang alam mo ang itsura ng taong isusulat mo para hindi madamay ang mga taong magkakapareho ng pangalan. Nabasa rin niya na sa loob ng 40 seconds ay pwede mong isulat kung paano mamamatay ang taong yun dahil kung hindi ay magde-default ito sa heart attack. Kinagabihan ay muli niyang tinugis si Takuo at nang makita siya ay agad niyang sinulat ang pangalan nito. Ilan sandali pa ay nagka-heart attack si Takuo at namatay. Lumayo siya at nagulat nang magpakita sa kanya si Ryuk. Nag-usap ang dalawa at alaman ni Light na mawawala ang alaala niya sa Death Note kapag binawi ito ni Ryuk. Nabanggit rin ni Ryuk na tanging ang mga taong nahawakan lang ang Death Note ang makakakita sa kanya. Sa loob ng 4 buwan ay ginamit ni Light ang Death Note para paslanin ang pinakamasasamang kriminal sa buong mundo. Takan-takan sa ang katauhan at buong kapulisan sa misteryosong pagkamatay ng mga kriminal na ito. Binansagan nila ang misteryosong killer bilang Kira. Hati ang opinyon ng mga tao kung makataruman nga ba ang ginagawa ni Kira. Sa kolehiyo ay sumali sa basketball si Light habang pinapanood siya ng girlfriend niya na si Shiori. Nabasa ang kabibe nito nung makita ang husay ni Light sa basketball. Sa kantin ay usap-usapan rin ang balita patungkol kay Kira. Sa isang police department ay nahihirapan pa rin sila kung paano sisimulan ang investigasyon. Sinabi ni Soichiro na tatay ni Light na kahit anong mangyari ay hindi sila susuko. Pumunta siya sa National Police Agency para kausapin ang commissioner. Doon ay sinabihan siya na si Kira ay naninirahan sa Japan. Ayon daw ito sa genius detective na nagngangalang Ed na binasa ang tanyang natuklasan sa pinakaunang biktima ng misteryosong heart attack na nangyari sa Japan. Nakilala niya si Walter na father figure ni Ed. Naglabas si Walter ng specialized laptop kung saan pwede nilang maka-voice call si Ed. Sinabi ni Ed na malaki ang posibilidad na iisa lamang ang killer sa likod ng pangalang Kira. Ginawang leader ng commissioner si Soichiro para sa bubuoing investigation team na kabibilangan na rin ni Ed. Tuwang-tuwa naman si Light sa kanyang pinaggagawa at natuklasan rin ni Ryuk na masarap pala ang mansanas. Napanood niya sa TV ang isang detective na nagngangalan Lindell Taylor. Siya daw ang genius detective na si El at nangangako siyang mahuhuli ang tao sa likod ni Kira. Patuloy niyang inasar si Kira kaya naman ay kampanteng isinulat ni Light ang kanyang pangalan sa Death Note. Habang nagsasalita ay bigla siyang inatake sa puso at namatay. Naninig ang kanyang itlog nang biglang mag-takeover si El sa broadcast ng TV. Ayon sa kanya, isa palang preso sa death row si Lindell Taylor at pinagpanggap lang siya bilang El. Dahil sa nangyari ay natuklasan ni El na kayang pumatay ni Kira kahit hindi hinahawakan ng biktima. Natuklasan rin niya na kailangang alam ni Kira ang itsura at buong pangalan ng kanyang biktima nang hamunin niya si Kira na paslangin rin siya at hindi niya ito nagawa. At ang pinakamalaking na-discovery niya ay naninirahan daw si Kira sa Tokyo dahil ang broadcast pala na yon ay sa Tokyo lang pinalabas. Mabilis na naging laman ng balita ang laban ng El versus Kira. Sa labis na stress ay pinapunta niya si Shiori at nag-ano sila. Pumunta rin sila sa Art Museum at doon pinagpatuloy ang pag-aano. Sa investigation team ay may natuklasan ulit si El. Gamit ang araw at oras ng pagkamatay ng mga biktima ay nalaman niyang isang college student si Kira. Sa hapunan ay sinabi ni Light kay Soichiro na gusto niyang tumulong sa investigation team ngunit hindi ito pumayag dahil delikadong kalaban daw si Kira.
Muling hinak ni Light ang database ng mga pulis at alaman na alam na nilang isang college student si Kira dahil sa schedule ng pagpatay. Kaya naman ay nag-schedule si Light ng mamamatay na isang kriminal kada oras. Kaso lang ay hindi nito nalinlang si El at sa halip ay natuklasan lang ni El na fayang i-manipulate ni Kira ang oras at paraan kung paano mamamatay ang isang biktima. Habang naglalakad at nag-uusap ay hindi sinalo ni Ryuk ang mansanas na binato ni Light sa kanya. Dahil dito ay na-realize ni Light na merong sumusunod at nagmamatsyag sa bawat kilos niya. Kinagabihan ay natuklasan ni Light ang Shinigami eyes ni Ryuk na may kakayahang makita ang pangalan ng isang tao pati na rin ang araw at oras kung kailan siya mamamatay. Inoffer ni Ryuk sa kanya ang Shinigami eyes pero tumanggi siya nang malamang kalahati pala ng kanyang natitirang buhay ang papalit nito. Pagtapos ay tinesting na ni Light ang kakayahan ng Death Note na pumatay sa ibang pamamaraan bukod sa heart attack. Napanood niya sa TV ang isang nafatakas na kriminal na nagngangalang kay Ichiro at naalala ang sinabi ni Ryuk na taning mga taong nahawakan lang ang Death Note ang makakakita sa kanya. Dahil dito ay nakaisip si Light ng strategy kung paano malalaman ang pangalan ng taong bumubuntot sa kanya. Kinabukasan sa date nila ni Shiori ay sumakay sila sa bus at agad namang sumunod ang taong bumubuntot kay Light. Kinumpranta niya ito ngunit nagpalusot lang ang kumag. Sa isang bus stop ay sumakay ang kriminal na si Kiichiro at hinold up ang bus. Sa sulat ay sinabi ni Light na susubukan niyang disarmahin ang hold-upper ngunit pinigilan siya ng lalaki at sinabing siya na raw ang bahala. Sinabi ni Light na wala siyang tiwala sa lalaki dahil posible raw nakasabot siya ng hold-upper. Kaya naman ay nilabas ng lalaki ang kanyang ID at sa wakas ay nalaman na ni Light ang kanyang pangalan na Ray Iwamotso at siya ay pinadala pala ng FBI sa utos malamang ni Elle. Napansin ni Kiichiro ang kanilang bulungan kaya naman ay lumapit siya at pinulot ang papel na isa palang piraso mula sa Death Note. Dahil dito ay nagulat siya nung makita si Ryuk. Tinangka niyang barilin si Ryuk ngunit tumatagos na nito sa kanya. Sa takot ay bumaba siya ng bus at ilang sandali pa ay nasagasaan siya ng isang sasakyan. Ang buong pangyayaring ito ay nakasaad pala sa Death Note na sinulat ni Light. Isang komplikadong plano para malaman ang pangalan ng lalaking bumubuntot sa kanya. Umuwi si Ray sa kanyang apartment at sinalubong naman siya ng kanyang fiancé na si Naomi Misora na isang retired detective na nagtrabaho rin noon para kay Elle. Naisipan naman ni Light tapaslanin ang lahat ng FBI agents na nag-iimbestiga kay Kira. Kinansela ni Ray ang tanilang date ni Naomi sa di malamang dahilan. Napansin ni Naomi na iba ang kilos niya kaya naman ay palihim niyang sinundan ng kanyang fiancé. Pumasok si Ray sa tren at kinuha ang isang envelope. Naglalaman nito ng isang transceiver at sulatin mula mismo kay Kira. Gamit ang transceiver ay kinausap siya ni Light at para ipatunay na siya si Kira ay pinatay niya ang katabi ni Ray na isa palang kriminal. Ayon sa kanyang sinulat ay magkaka-heart attack ang kriminal paglagpas ng Tariedo Station. Binantaan ni Light ang kanyang buhay kaya naman ay walang nagawa si Ray kundi sumunod sa kanyang mga utos. Pinasulat ni Light sa kanya ang mga pangalan ng FBI agents bukod sa kanya. Pinabalik ni Light ang mga kagamitan at pinababa siya sa Tayuman Station. Pagbaba ay nakita niya si Naomi at ilang sandali pa ay inatake siya sa puso. Bago siya mamatay ay nakita niya si Light at na-realize na siya si Kira. Kinuha ni Light ang envelope at tinanggal ang cover ng papel na isa palang piraso mula sa Death Note. Ang lahat ng FBI agents na sinulat ni Ray ay namatay sa pare-parehong oras. Bago ang lahat ng ito ay sinulat na pala ni Light ang pangalan ni Ray sa Death Note. Isinadya dito na ika-cancela ni Ray ang lahat ng tanyang plano at pupunta sa LRT station kung saan kukunin niya ang envelope sa loob ng tren. Mamamatay siya ng 3 segundo paglabas ng Tayuman Station. Labis na nabawasan naman ang mga agents sa investigation team nang payagan sila ni Soichiro na umalis kung natatakot sila kay Kira. Nagreklamo naman ang mga natira kay El dahil tanging siya lang ang ligtas mula kay Kira dahil siya ay naka-dummy account. Kaya naman ay pumayag na siyang magpakita. Dinala sila ni Watery sa hotel room ni El. Doon ay nagpakita na si El sa unang pagkakataon. Sinabi niya na tawagin na lang siya bilang Ryuzaki. Dinala sa kanya ang mga CCTV footage at agad naman nilang pinanood ito. Kinagabihan ay may natuklasan si El nang makita niyang may tinuturo si Ray sa loob ng tren bago siya mamatay. Dahil dito ay nagkaroon na siya ng mga suspect bilang Kira na walang iba kundi ang mga taong iniimbestigahan ni Ray na tinabibilangan ng buong pamilya ni Yagami. Inutusan niya ang mga agent na magkabit ng CCTV sa mga tagong parte ng bahay ng mga suspect. Sinimula naman ni Naomi ang investigasyon kay Kira para ipaghiganti ang yumao niyang fiancé.
Natunton niya ang bus driver at napuklasan na merong pausap na gwapong lalaki si Ray sa likod ng bus. Natunton ni Naomi si Shiori at tinanong siya patungkol kay Light. Pinuntahan nila si Light at binigay naman ni Naomi sa kanya ang kanyang business card kung saan nabasa ni Light ang kanyang buong pangalan. Sinabi rin niya na siya ang fiancé ni Ray na pinatay ni Kira. Ginisa ni Naomi si Light at pinagbintangan siya bilang si Kira. Kumuha ng piraso ng death note si Light at sinulat ang nabasa niyang pangalan dito. Kampanteng sinabi naman ni Naomi na peking pangalan ang binigay niya kay Light. Pag-uwi ay agad napansin ni Light ang putol na steak na linagay niya sa pinto upang malaman kung merong pumasok sa kwarto niya. Dahil dito ay nagkaroon siya ng suspisyo na merong mga hidden camera na nakapalibot sa kanilang bahay. Kaya naman ay hindi niya pinapansin si Ryu kahit na nagmamakaawa na ito na bigyan siya ng mansanas. Paglabas ay sinabi niya kay Ryu ang patungkol sa camera at sa 7-Eleven ay bumili siya ng mansanas para kay Ryu. Sa loob ng maraming araw ay matyagang pinanood ni Lyle ang bawat kilos ni Light. Sa pampitong araw ay kumuha ng chichiria si Light pagtapos maghapunan. Kinakain niya ito habang nag-aaral para sa paparating na exam. Napanood naman nila El sa TV ang isang kriminal na nagngangalang Toro na hinuli sa salang pagpaslan sa isang 5 taong gulang na bata. Ilang minuto ang lumipas ay biglang binalitan na pumanaw na si Toro dahil sa heart attack. Nakita nilang nagre-review pa rin si Light kaya naman ay tuwang-tuwa ang mga agent dahil hindi na suspect ang anak ng kanilang boss. Lingid sa kanilang kaalaman ay may tinatago palang maliit na TV at piraso ng death note si Light sa loob ng chichiria. Pinatanggal ni El ang mga camera sa bahay ng mga Yagami. Gayunpaman ay sigurado pa rin siya na si Light at Kira ay iisa, ang kailangan lang niya ay isang matinding ebidensya laban sa kanya. Bilang pagdiriwang ay pinakain ni Light ng mansana si Ryu. Tumawag si Naomi kay El at sinabing may gagawin siya para patunayan na si Light ay si Kira. Tumawag si Shiori kay Light at sinabing mag-date sila sa Art Museum. Lingid sa kanyang kalaman ay hostage na pala ni Naomi ang kanyang girlfriend. Doon ay naninig ang kanyang itlog nang makita ang hostage-taking na pinapanood din nila El. Sinabi ni Naomi ang kanyang totoong pangalan at inutusan si Light na patayin siya kapalit ng buhay ni Shiori. Narinig nila ang sirena ng mga pulis at nagkaroon ng pagkakataon si Shiori para makatakbo papalayo kay Naomi. Biglang pinaputukan ni Naomi si Shiori na ikinagulat naman niya. Masayang namatay si Shiori nung mahalikan ng mahal niyang nobyo sa huling pagkakataon. Umiyak at nagalit si Light kay Naomi na agad namang tinapos ang kanyang sarili. Ang buong pangyayari na ito ay planado rin pala ni Light. Nang sabihin ni Naomi kay Light na fiancé niya si Ray ay pumunta siya sa simbahan at doon ay natuklasan niya ang totoong pangalan ni Naomi. Sinulat niya sa death note na papatayin ni Naomi ang kanyang sarili pagtapos tawagan ng investigation team at hostage ang nobya ng taong pinaghihinalaan niya bilang si Kira at baririn ito pag nakatakbo. Kinagabihan ay inamin ni Light kay Ryuk na sinulat rin pala niya ang pangalan ng GF niyan si Shiori sa death note. Ayon dito ay susunod siya sa lahat ng utos ng manghuhostage sa kanya, pagdating ng mga pulis ay tatakbo siya at sasaluhin ng mga bala para protektahan ang mahal niyang nobyo. Ang lahat ng ito ay plano niya para magkaroon siya ng rason para makapasok sa investigation team at malaman ang buong pangalan ni El. Nakiusap siya sa kanyang tatay na pasalihin na siya sa investigation team para hulihin si Kira at ipaghiganti si Shiori. Biglang sumagot si El at sinabing tanggap na siya sa team. Sa huling eksena ay nagkatipigan ng dalawang genius. Abangan ang part 2.